Hi, this is a soul farm girl. Welcome to ANIKA Farm. Ipapakita ko sa inyo kung paano namin nire-restore yung mga farrowing pen po namin. Ipapakita ko po sa inyo yung mga dating farrowing pen at saka gestating pen po namin. So, ito na po yung mga yun. Yan. Kasi diba, nag-start po talaga kami sa piggery business. And then, nung katagalan po, nung naiesep po kami, syempre nag-ano na po kami, nag-convert po kami into RTL farming. Yan. So, kaya yun, itong mga bakal na po ito, naging scrap na kasi ito po yung ginamit namin sa RTL na cage. So, ang dami po nito kasi doon po lahat yan, yung mga gestating pen po dito, nasa 64 sow level po lahat yan. So, ang ginawa po talaga namin, sinira na namin kasi ang akala kasi namin, hindi na kami babalik sa pagbababoy. Yun, so, naisip na ulit ng asawa ko na mag-alaga ulit ng baboy. Kaya ngayon, ang ginagawa namin, nire-restore po namin ngayon at saka ginagawa namin, ganun ulit, farrowing pen at gestating pen. So, ito mga to, mga angle bar. Medyo may mga kalawang na kasi matagal na po to. Mga 2 years na din po itong na-stock dito. Kaya dito talaga sa likod ng ano namin, farm, medyo magulo. Yan. So, ito po, itong mga to, bakal. Pero lahat po yan, magagamit po namin yan. Ito naman yung dati naming kulungan ng ano, sa GP Durok or grandparent Durok. Ang advice ko po sa inyo sa mga nag-alaga po dati ng baboy, huwag niyo po sisirain yung mga farrowing pen niyo, yung gestating pen niyo, kasi mahal po na investment po yan. So, kung balak niyo pa rin mag-alaga ng RTL kasi na-ASF po kayo, bumili na lang po kayo ng cage ng para sa RTL. So, ganoon na lang po yung gawin niyo kasi you'll never know. Baka mamaya bumalik kayo sa pag-alaga ng baboy, di ba? Ang sabi ko nga sa inyo, maganda yung kitaan sa baboy ngayon kasi, di ba, mataas yung live weight. Andito tayo sa Pangasinan. So, dito sa Pangasinan talaga, karamihan po dito sa atin mga nag-aalaga ng baboy. Katulad po dito sa farm po namin, di ba, na ASF din po kami, kaya nag-alaga din po kami ng RTL. Pero ganun kasi yung ginawa namin before, kala kasi namin hindi na kami babalik sa pag-aalaga ng baboy. Yun. So, di ba, yung mga dating gestating pen at farrowing pen po namin, ginawa po namin ano yun, kinat po namin yun. So, yun po yung ginamit namin para sa mga RTL po namin. Yun. So, ang pangit naman ng mga ano kasi ginawang kulungan dati ng RTL, hindi gumugulong yung itlog. Yan. So, kung napunod nyo po yung mga dati kong mga videos, yung mga lumang-luma, so, yun po, ganun po yung ano namin, yung kulungan ng manok namin. So, hindi talaga gumugulong yung itlog. Ang daming basag at saka ang daming mga poops ng manok, natataihan yung itlog. Kaya ganun po yung nangyari. Na-stress po kami doon. Kaya ang ginawa naman po namin ngayon, bumili naman po kami or nagpagawa na kami ng cage talaga para sa mga RTL. So, ito na yon. Ang sabi kasi ng DA or Department of Agriculture sa amin after nila magkal dito sa farm po namin na 3 years pa bago kami ulit mag-alaga ng baboy. Pero ngayon, ang ginagawa po kasi ng DA, may mga program po sila, ang Sentinel Pig sa mga ano na ASF na backyard farm. Bago nila ibigay yung baboy or maglagay sila ng baboy doon, sinuswab test muna nila yung flooring, yung mga dingding. Yan, so, kulungan. Baka mamaya may ASF pa, ganun. So, sinecheck muna nila. Pero pag na-check naman nila na wala na, maglalagay na sila ng baboy. Yan, so, yung baboy na yon, 40 days po nilang ano yun, i-observe. Yan, so, after 40 days, kung wala naman nakitaan na ASF, yun. So, magiging pink zone na yung area na yun. Late lang po nagbigay yung DA or yung Department of Agriculture ng Sentinel Pig. Kaya dito sa lugar po namin, dito sa Mangatarem area, ayan, meron na rin po kaming alaga dito na baboy. Pero nasa part ng, ano yun? Part ng barrio yun. Sinecheck nila kung magkakaroon ng ASF. And so far, nasa 2 weeks na po yung alaga nilang baboy. And so yun, binibisit lagi po yun ng technician ha, from municipal, ano yun, municipal agriculture office yun. So, binibisit po nila para ma-check nila talaga na wala ng ASF. Pag pinks,
zone kasi, 'di ba? Ibig sabihin, pwede na mag-alaga ulit ng baboy. So, ganun po yung ano, ang tawag dito na mawawala ko. So, ganun po yung mga program ng Department of Agriculture. Kaya depende pa rin po sa inyo kung bibili kayo ng bagong kulungan or re-restore niyo yung dating yung kulungan. So, ipapakita ko po sa inyo yung cast iron na binili po namin sa Tarlac. Ito po yung cast iron. So, yung dati kasi, katitipid namin. Ito yung ginagamit namin sa ano, tugtungan ng baboy. Yan, plastic po yan. Madulas po kasi yan, kaya naisip namin, napalitan na lang namin, tsaka gandahan na namin yung ano, farrowing pen po namin. Ito, mas maganda gamitin kasi to, hindi siya madulas. Tsaka mas madaling linisan. So, itong ano, cast iron na to, nilalagay po namin dito sa gitna. Yan. So, yung plastic naman, tulad nito, itong plastic na to, magaan lang naman yung biik. Dito namin nilalagay yan. Yan. So, okay lang na plastic yung gamitin sa mga biik. Itong farrowing po namin, so hindi pa po tapos to. Pero pag natapos po ito, syempre, ipa-primer po namin yan. And then, after ng primer, pipintuhan na po namin ng silver kasi yun yung napili namin kulay. So, yan, ganun ang ginagawa namin. So, binababad din namin yan or binibilad namin yan sa araw para mamatay talaga yung virus. So, mga 3 beses po namin dinidisinfect yan bago namin ipasok sa building or sa kulungan po namin. So, ngayon, ipapakita ko naman sa inyo yung finished product na farrowing pen po namin. Ito na po yung finished product namin kasi meron na mga anak na isang inahin po namin kaya minamadali po namin to. Yan. So, yan. Ito na yung pintura po talaga namin kasi tapos na yung primer. So, ito, silver na yung pinapapintura namin. Tapos lalagyan ulit ng pang-disinfect. Ewan ko lang kung hindi pa mamatay yung virus dyan. Imposibleng hindi pa mamatay kasi sa init ng araw na to, patay ang mga virus. Try ko magpintura kung madali lang. Tapos ang outfit ko ganito, no? Yan. So, check ko lang.